Soundcheck po muna tayo mga paps. Okay. Wala talaga siya, hindi nyo natin maririnig na may lagitik siya. Pero mayroon talaga yan pag tumatakbo, mahinang mahina lang. Kaya pag malayo na nararating. Pero normal na normal po yun. Kaya wala kayong dapat kabahala. Pipe siya. Kulay din na. Ganda talaga. Lalo na yung kulay niya, no? Tsaka yung sticker niya. Pang-akit. So, yun nga no, mga ka best moto. Ayan, naglagay na tayo ng magic gatas. Ito na pala yung natatakbo ng odometa niya no. Ayan. Hindi siya bastang magic gatas no. Kasi kailangan mo pang patuyuin ng 3 minutes bago siya punasin. Yan, nakita niyo, napakakintab niya na. Pwede siya sa lahat, pwede sa engine, pwede sa mga fairings. Yan. Ito hindi ko pa napupunas. So, sulit na sulit talaga itong motor na ito. Masasabi ko mga paps, yung nakabitan ko sa ng sidecar, 190 km pa lang nilagyan ko na ng sidecar. Hanggang ngayon, napaka-smooth niya. Maganda yung tunog niya, hindi maingay yung makina. Kung may naririnig man lang man kayo na kunting parang kalansing, kunting-unti lang dun sa cylinder head, then ayan ang ano talaga ng mga barako. Hindi pwedeng maging tahimik ang makina ng mga barako, yung wala talagang yung kunting lagitik na kunting-kunti, walang ganun. Kasi kailangan talaga may clearance ang rocker arm ng ano, yung sa valve nyo. Kailangan talaga may clearance na bahagya. Kaya may kunting-kunting tunog yan. Pero hindi naman talaga ganoon. Sound check ulit natin siya mamaya. No? Para na rin sa mga viewers ko. Yan. Kaya sobra talaga akong nagpapasalamat sa mga sumusuporta. Mga viewers. Mga subscribers. Subscribers. Yan. Kaya palagi lang kayong mag-iingat. Maging safe. At magdarasal sa araw-araw. Palagi kayong pagpapalain tayo. Yan. Palagi magtulungan tayo mga paps. Maraming maraming salamat. So, yo! What's up mga ka-best moto? Yan. Magandang magandang araw sa ating lahat. Yan. Sa awa ng Diyos, medyo umukay na ang ating panahon. Yan. Palagi po tayong pagpalain at palagi tayong maging safe. Mga ka-best moto. Yan. Kung naalala nyo, nung bumili tayo ng Kawasaki Barako, part 1, no? May bahagyang review. Yan. Ngayon, kinabitan na natin siya ng sidecar. I-review rin natin siya ngayon. Bali, ito ang magiging part 3. Yan. So, yan. Puntahan na natin siya. Yun, ito. Ito na pala siya. Ayan. Ayan ang ating bagong Kawasaki Barako. Ayan. So, nabili natin siya, no, ng cash. Ayan, sa motor trade. Ayan. Then, bumili rin tayo ng sidecar.
second hand, inabot ng 16,000 yung sidecar. Yan, mababang presyo na yan. Marami na rin nag-advise na mas nakamura tayo sa nakuha natin. Nagpagawa tayo ng mga trapal, yung ano natin, no? Shield para pag nagtag-ulan. Yan, kagaya nito. Yan, kasama yung sa pinagawa din ito sa likod. Yan. Then yung sa harap, and dito sa side na to, then dun sa side na yun. Bali 1-1 lang. Magandang klase na may leather, then may fully plastic na makapal. Yung dito natin, no? Yan. Yung windshield natin dito. Then dito naman, yan yung may leather. Pero tinanggal muna natin siya kasi maganda-ganda naman yung panahon. So, hindi natin siya masasabing semi-stainless. Kasi ito lang ang stainless sa kanya. Then yung mga kanto na yan, yan lang. So, pure ano lang siya, no? Matubo. Service muna siya ngayon dahil hindi pa lumalabas ang original na papel. Ayan. Yan ang 2021 model na nambara ko. Hindi po totoo na mayroong lima ang cambio or anim na yung cambio niya or yung sa gearbox. Hindi po totoo yun. Ano pa rin siya? Ganun pa rin. 4 gears pa rin siya. Ang nabago lang sa kanya is yung decals. Yan. Yung araw. Ibinalik yung araw pero mas pinaganda nila. Then yan, may dumaan na bikers. Then itong fuel gauge niya, no? Yan. Actually 2018 meron na fuel gauge, kaya lang iba yung decals ng 2018. Yan. So as usual, wala naman halos na bago, no? Then itong sa engine cover niya, black. Pero may black rin naman na lumabas nung 2018, no? Black. Then air cooled pa rin. Yan. As nasabi ko na sa una kong ano, no? Yan. So yan. Yung sidecar na nabili natin is wala pa tayong nababago. Hindi pa rin, hindi pa natin napare-paint yan. Ayan pa rin yung stock na pintura niyan. Yan. Then dito tayo sa side wheel niya. Ang stock niya is rim. Pero na-swap na natin to dun sa kakilala natin. Yan, naka-mags na siya ngayon. Sa mags ng Yamaha. Then bago na yung gulong dito. Yan. Parang pang single lang yung klase ng gulong na nandito sa side wheel natin. And dito sa loob niya, okay naman. Hindi pa masyadong kinalawang talaga. Yung na-stack na raw to dun sa pinagkuhaan natin. Yan. Yan. So bale 1,000 magto 2,000 km na yung natakbo niya, no? Yan. Nag-change oil tayo noon, mga nasa 1.5 na siya. Nagpa-change oil tayo. Then kinabitan natin to ng sidecar. Pinakabitan ko ng sidecar. Nasa 190 km pa lang yung natakbo niya. Maraming nagsabi na dapat na-break in daw kasi iingay yung makina. Pero hindi naman ako naniniwala dun. Mas maganda nga ang hard break in. Yan. Then sa rear tire, no, nagpalit na tayo. Yan, napudpud agad ang stock na tire niya dahil may sidecar na siya. 1 buwan lang yung stock na tire. Then nagpalit tayo ng ito, heavy duty. Then pina oversize natin yung rayos sa likod. Yan lang yung mga pinabago ko diyan. Then nung nabili siya, may kasama siyang sprocket at kadena. Yan. Ang stock na sprocket ng Barako is yung rear sprocket.
33. Then sa harap 40 na tayo sa harap. Then ang pinalit natin is yung kasama sa freebies no. 44. Then itong kadena. Meron din siyang kasama na mga tools, free tools no. Ito pala ang free tools niya no. Okay naman si Kawasaki no. Meron din free tools. Then free helmet, meron din. Na hindi nga lang natin dala. Hindi ko nadala at nasa kabila na bahay. Nasaan yung free tools yan. Tapos may lagayan. So okay, yan lang yung freebies. Freebies ng ano natin no. Kawasaki Barako. Sa lakas naman no, pag-usapan natin ng kanyang performance. Okay siya kasi meron siyang 14 ba? 13. 13 nm or yung Newton meter niya no, yung pinakahatak niya. Then yung horsepower niya is 12. Yan. Yun yung parang na nabasa ko dun sa na-research ko no. Sa performance ng Barako o yung specification niya. Yan. Then matipid na rin siya ngayon yung change oil, nakatakbo na siya na 1500. Then change oil. Then sa gas consumo 40 to 45 kilometer per liter. Pero nung hindi pa siya na-change oil, nasa 35 to 40. 35, 38 to 40 kilometer per liter. Mas tumipid na siya ngayon. Mga 40 na 45, 47 'yan kilometer per liter. Naging matipid na siya. So, okay. Yan. So sulit na sulit talagang Kawasaki Barako. Lalo't 50 years na nating nakakasama ang mga Kawasaki sa Pilipinas. Yan. Kaya pagka kumuha kayo mga paps, hindi kayo magsisisi, sabi ko sa inyo. Hindi kayo magsisisi sa Kawasaki Barako. Ayan. Malakas, matibay at maasahan sa hanap buhay. Yan. Depende rin sa pag-aalaga at sa paggamit no. Na sa price pala no. Na sa cash niya. Parang nalagay ko na sa link doon sa isang video. Sa 87 400 natin siya nakuha. Sa hulugan, meron silang 3 years natatandaan ko parang nasa 4,200 ba ang monthly, then magda-down ka ng 6,000 ba yun o 12, basta ganun. Then meron tayo ditong pang maintenance sa kanya para ma-maintain yung kanyang kakintaban yan, Magic Gatas. So nilang, hindi ko nire-recommend no, hindi naman ako nag-advertise. Pero sinasuggest ko sa inyo, napakaganda nito. Mabisa. Spray nyo siya, then after 3 minutes, saka nyo punasin, napakaganda at makintab. So example lang kayo mamaya. Ayan. So, yun na nga no, mga ka-best moto. Ayan, naglagay na tayo ng Magic Gatas. Ito na pala yung natatakbo ng odometa niya no. Hindi siya bastang Magic Gatas no. Kasi kailangan mo pang patuyuin ng 3 minutes bago siya punasin. Yan, nakita niyo, napakakintab niya na. Pwede siya sa lahat, pwede sa engine, pwede sa mga fairings. Yan. Ito hindi ko pa napupunas diyan. Okay. So sulit na sulit talaga pong motor na 'to. Masasabi ko mga paps, yung nakabitan ko sa ng sidecar, 190 km pa lang nilagyan ko na ng sidecar. Hanggang ngayon, napaka-smooth niya. Maganda yung tunog niya, hindi maingay yung makina. Kung may naririnig man lang man kayo na kunting parang kalansing, kunting-unti lang dun sa cylinder head, then ayan ang ano talaga ng mga Barako.
hindi pwedeng maging tahimik ang makina ng mga barako, yung wala talagang kunting lagitik na kunting-kunti, walang ganun. Kasi kailangan talaga may clearance ang rocker arm ng ano, yung sa valve nyo. Kailangan talaga may clearance na bahagya. Kaya may kunting-kunting tunog yan, pero hindi naman talaga ganun. Isa sound check ulit natin siya mamaya, no? para na rin sa mga viewers ko. Yan. Kaya sobra talaga akong nagpapasalamat sa mga sumusuporta, mga viewers, mga subscribers, yan. Kaya palagi lang kayong mag-iingat, maging safe at magdarasal sa araw-araw. Palagi kayong pagpapalain tayo. Yan. Palaging magtulungan tayo, mga paps. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ulit ang part 2 ng ating review sa ating Kawasaki Barako 2021. Yan. So yan. Thank you so much. God bless us. See you next time. Peace out.